Hey mga LiQWYDero and welcome back dito sa ating munting YouTube channel. For today's vlog ay susubukan naman natin na mag-join sa mga group tour. Mga LiQWYDero, let's go sa BURIAS Group of Islands! Time check, mga LiQWYDero, is 10:30. 10:30 yung pick-up point namin dito sa may greenfield area. So, hinihintay lang namin yung van. Hindi ko alam kung may mga kasabay ako dito sa area, dun sa van na yon. This is the second pick-up point. And then after here, meron pa kami isa pang dadaanan somewhere sa may south naman to pick up yung mga ibang joiners. So, ganito pala, guys. So, abang-abang na lang tayo sa van na pipick up sa atin. Sabi sa messenger sa messenger group namin, andito na sila somewhere sa may McDo. So, kaya na lang ako dito sa may yellow cab para pick up nila ako. So, dito na kami sa van. Yun ang itsura ng van. Ayan, ang linaw po. Ito po yung mga joiners. Hello! So, may stopover dito sa South Expressway. Na-meet ko na ang mga joiners! Si Jimmy at saka si Jazz. Sila makakasama for the next 2 days. Let's enjoy! Dito na kami nag-breakfast sa Port of San Andres, Quezon. Marami dito mga karinderya kung magbe-breakfast kayo before ng boat ride. I suggest dito na rin kayo mag-freshen up at mag-CR dahil 2 hours ang boat ride papunta sa base island ng tour na ito. Eto ang complete details. Mga LiQWYDero, tara na! Let's explore BURIAS Group of Islands! Nandito na kami sa first island. This is Sombrero Island. So bali dito po tayo magka-accommodation. Di ba pa-set up po natin yung mga tent. Later po i-arrange ko po yung accommodation ninyo starting from the biggest group. Sila sir, pupunta doon sa mga couple. Ipapaset up po natin yung mga tents. And then yung may mga accommodation, sila ma'am, sa ating pusa, sila ma'am, idadaling ko po yun sa accommodation natin na tubo, yung mga nagpa-reserve po. And then, remind ko lang po yung sa water po natin, ang bali, back to basic living po tayo dito. Una yung charging, gumagamit po tayo ng solar power, para po doon sa gusto magpa-charge, dito lang po sa tindahan kay Ate Grace. At pwede po kayo magpa-charge dyan. Kaya lang po, si solar yan, limited lang po yung oras. So don't expect po na kasi hindi na normally. And then second po is yung water. Mag-provide po kami ng drinking water. May ice? Pero wag po natin ano, kasi limited lang yung gallons na yun. Good enough for drinking lang. Wag na po muna natin panghilamos. Huwag natin panglumog. Huwag po natin panghilamos. So dahil magti-tent kami tonight, hindi kami mag additional pay for a casual accommodation. Talagang tent talaga for adventure. Mag-ocular kami kung saan namin isi-set up yung aming tent. Kasi ganito ang mga setup dyan, mga LiQWYDero.
kukuha ng tent, tapos ilalagay mo kung saan mo gustong pumwesto. So ngayon, maghahanap kami ng perfect spot na medyo may puno para naman medyo hindi mainit. So ayan si Jazz, looking for a spot. Ito, gusto mo ba dyan sa malapit na dagat na yun? Napag-gising mo, dagat na agad. Pagbukas mo ng tent mo ganyan. Oo, parang malamig sila, oh. Mm-hmm. Pwede yun. Dito, ito. Super open nga lang siya. Mm-hmm. Mainit. Or pwedeng dito rin sa under this. Ano ba to? Atis ba siya? Yun nga eh. Ano siya? Ay, hindi siya atis. Jazz! Pumayag na si Sir, ay si Sir Dars. Dyan na tayo. Yes. So dito namin tatayo yung tent namin. Para pagising ng morning ni Jazz, o beach agad. Bitch agad. Meron din silang ganitong accommodation kung ayaw niya mag-tent. Ayan. Good for 8 packs with CR, free water, 3.5 per night. Ito yung big rooms nila. Dalawa yan. Each room can accommodate 8 packs. With ano na rin yun, with bed foam na din yan. Kaya very comfortable naman kayo dyan. And the rest, kung malaki talaga kayong group, pwede nang magtayo ng tent on the side. Ito naman yung kanilang CR. Available din dyan ang kanilang fresh water kasi kinukuha pa nila yun from the other area eh. Wala kasing fresh water dito sa ano, dito sa island. Kaya yung ginagamit nilang pang wash, usually ano lang yan, from the beach. Yan yung kanilang kitchen. Yan nila pinaprepare yung mga food ng mga group tours. Ito pa yung ibang rooms. Couple naman kayo at gusto nyo mag-solo, available dito mga gantong room. This is 1.5 per night. So habang iniintay namin yung tent namin na mas set up dyan, meron naman halo-halo area dito. Nagtitinda si Kuya ng halo-halo. Kuya, magkano pong halo-halo mo? 50 po. 50 po. Ano pa pong tinitinda niyo Kuya dito? Mga ala. Yan, Alfonso. Alfonso. Ay, wag po yan. Hindi pa kami drink. Tsaka ice coffee. Ayan, ice coffee yan. Pwede. Oo, diba? Tapos magkano pa charge, Kuya? 30 yung cellphone. Ano pa? 30. Oh, 30. Power banks, 50. Ano po yung 30 at saka 50 na yon? Ilang oras? Ano po? Full charge po yung cellphone. Ah, basta na full charge lang. 50 na at saka 30. Ah. Ayan. Dahil solar power sila dito. Kumusta halo-halo ate? Masarap ba? Masarap. Masarap. Solid daw po yan. Tayo mag-lunch at mag-set up ng tent. Let's go sa second island. Second island is Tinalisayan. We'll be right back.
sa third island, and this is Animasola. Animasola. Feature of this island is the rock formation. Ang ganda ng lines ng rock formation. Hindi siya fine white sand. Pero ang nakaka-amaze dito sa Animasola yung lines ng mga rocks. Bye, Animasola. Bye. Thank you.